more on authority ni siya, kasagaran more authority given to the governor. Under other is katotong mga budget from other LGU ganing other LGU nga nahimong mo tan academic ba kay pag submit nila sa ilahang budget is nilaps na of a reglamentary period which is stipulated in the local government code. That's supposed to be, it is a mandatory yun nga after the approval of any supplemental or appropriation ordinance. 3 days after the approval should be submitted to Sangguniang Panlalawigan for the mandatory review. Yan, namay mo usahin na hitabo nga ni na-extend mag dugay, na dilatar. Maybe because of the some documents that needed of that ordinance or on the pertinent documents in support for the supplemental and appropriation. Wala ba matag na yun? That's murag usana sa mga dunay na dunay nakahatag o delay sa ila. And then every time kuna namin mga among decision is belongs to MOT and academic kay nasilay budget ang 2021 na submit nila intended for 2021 na submit nila o 2022 which is this year na ang book of accounts every year gina mag-close na at the end of the year end na closing of the box at the 31st. So for sure katong mga ilahang mga budget ato intended for 2021 ilahan na itong na-utilize. So there's no need to review pag yun nga there's a sanggunian kay it is MOT an academic na wala na ito ibisa. Yes, I believe there will be na ay Provincial Development Council full body meeting maybe most probably this coming December 14. That's what I heard pero wala pa koy aning invitation na actually di man gino ko ang board member dili kina yung officially or mandatory nga invite kay usaraman ang amuag yung regular member which is the committee on appropriation. If ever ma invite me serve as a guest or tanaw maminaw ra o unsa pero as to the participation dili mi ka participate kay ang regular member is the chairman ng committee on appropriation siya ra gyud na maka participate in behalf sa mga sanggunian panlalawigan. But the time ipasa na diri sa sanggunian panlalawigan all the budgets or all the supplemental or whatever nga ni come up sa Provincial Development Council iagi man gyud na sa sanggunian panlalawigan for proper discussion in the plenary. Hopefully the PDC will be more ako na dunggan na this coming December 14. So I hope mo kuano ba mi mo last among session December 12. So wata kay balo dili po na po unahan ang governor kung mag-request po siya o special session. So anyway by that time nga na pasa na or ma-endorse na sa Provincial Development Council diri na po ang magpatawag na po mi o series of committee hearings for the or the budget hearings. So most probably magdang gini o January, February. For sure, kung wala approval reenactment na any budget or any LGU budget kung wala pa na-approve na budget which is intended for the next year, let's say example karong 2022, that's supposed to be karong December approved na yun ang budget so that it by January 1 ma-implement na ang budget that's supposed intended for 2023. Pero kung walay budget na approved sa 2023 sa karong tuiga pag January 1 reenacted budget gina oh wala ginay kwan dili gina ma-implement tong 2023 na kaya wala pa man ma-approve usa pa na siya ma-implementar padahong na o ma-approve no even kasabot po daw ng DILG kay we are having a transition period natay mga circumstances that we cannot control. Grabe po nila o ilag yung ipastik sila ang ilahang balaod or directives or whatever policies nga
ilagi yung ipa, ipasunod nga naamag yung mga kakulian nga di nato kapungan. And of course, dili po nato ma-pressure diha-diha dayon ang sangguni ang panlalawigan to approve without any thorough examination, verification, or kailang lang ato po nang ihimay-himay yun pag-ayo ang budget nga muha umpud sa mga kinahanglan sa ato ang katawahan. That should be the process. Yes. Right now, mga yun, may Pasko po ninyo. Karon wala pa may nabot sa sangguniang panlalawigan initially, wala yes. Po may nadunggan. So, wapata, we have still enough time na pa may duha ka session nga mo ang pag-sessionan. So, before nga, bakasyon. Dili may musta mo bakasyon ra kay maumdenay lang usual practice. When I was sa sangguniang bayan o La Libertad, wa mo gumi mag practice o bakasyon. So the entire December session na gumi kay amo ro man ginagi practice kay ang amo na ay requirements sa DILG as to na minimum yearly number of sessions nga pagahimo. That is the minimum for one hour. Mas maayo, mudaghan mo, mas maayo. Okay. You have to serve kung sa'y kikinhanglan sa itong katawahan. Part mo good ang legislative sa to for the implementation. So, kinhanglan kami po. Sa sanggunian, ha? Sanggunian bayan pa ko. Pero karon, this is the first time nga na dahil may bakasyon. Mura po dahil yung Congress pa. So, happy po ko kay makabakasyon po ko. Everything ang akong tanang mga lakang ako ginigitugyan sa labang matagagahaw kay share ginang makaibalo asa ko niya. As long as my intention is to serve yes. For the betterment of the entire province. Senator Aimee here and I believe and I learned nga na siya'y assistance nga gihatag po sa ato ang mga katawahan sa Negros Unisal, which is really a very dako na to kayong pasalamat nga gihatagan po tao pagtangan o gihatagan ang ato ang mga nanginahanglan yun nga at least mo lamang nakadawat po sila gikan sa atong nasyonal, especially to Senator Aimee. Daghaw dako na mo kayong pasalamat or dako na po personally nga pasalamat sa atong senador nga nihatag po siya o igong panahon yun na padangat or dili ra dugay atong yahapong mga tabang atong gihatag nga assistance diri, but then ang iyang presensya sa pag-ari diri is dako kayo ka lipay nato kay nakaris la at least makakita siya og unsay ato ang sitwasyon sa atong probinsya. And hopefully Senator Aimee, I know nga na siya dako po nga vision for the entire country and basun lamang ang atong Negros Oriental maampunan, mahatagan po para po sa kalumbuan sa atong probinsya o sa atong katawahan. Yes. Merry Christmas to you all people o sa tanang mga katawahan sa atong probinsya sa Negros Oriental. Ang hinautang karong umaabot nga kapaskuhan ang kalinaw na nakakanato kanunay. Ang hinautang wala na yung taon tayo mga kalimidad. Mag-ampo ta na wala na yung taon tayo mga kalamidad nga umaabot ator bang miyagi doon natin dako ng kalamidad nga atong natagamtaman. Manginaot nga karong panahon na we are having murag makaingon ta nga Pasko nga hinay-hinay nga nibalik ang new normal nga atong Christmas kay naapata sa maybe tunga-tunga or wapatakibalo ining atong pandemic. So, but at least pagkakaroon nga medyo open-open na at least ang ato pong mga katawahan makatagamtam na o unsay na andan atong diwa sa Pasko. Rapido!